Dominic, the Philippines as we enter the draft. It's going to be Omega. Wala ko nawala eh. At red side naman para sa Onyx Philippines. Fanny ang unang band. Let's go! Omega, natanggalin nila ang suwisi. Nakalive na naman tayo mga idol. At pati na rin ang Paramis. Oo, ang taas talaga ng percentage ngayon na ma-priority. We are live. Yung pakita-nakita naman natin yan on the previous series and even the damage. Kasi review tayo guys, review. Napakaganda, but that's why marami. Omega vs. Onyx PH. The rematch. Rematch guys. Rematch. Because they are up against the Rins show. Ay, ang kulit ng ano. The Masha signature hero. Yung Masha ano yun? Talaga yung mapapansin natin. Ba't nag-iba na yung ano? Isa sa mga targeted band kay Renzo. At kahit na hindi si Renzo yung katapatang on, okay. Magandang gabi guys! Magandang gabi! Baka naman ma-show yung live stream natin mga idol. Baka naman ma-show yung live stream natin guys. Are they going to target ban another person from the Onyx Philippines? It's going to be the Selena na alam naman nating Super Friend Special. And ako, nakikita ko rin na ang taas ng merit for the side of Omega na i-ban out. Dahil nga yung kanilang Selena player ngayon ay naglalaro. Review to guys, review to. Nangyari to last week kasi Monday na, di ba? Re-review natin mga idol. Oy, shoutout kay Arkim. Tagal mo Arkim, magre-review na lang muna ako. Magre-review na lang muna ako Arkim. Mamaya na tayo maglaro siguro. Wala pa akong tulog. Shoutout kay Jeremy Silva. Okay, so focus muna tayo sa draft guys. Ito yung pinaka-favorite natin syempre. So, Selena, Paramis, Paquito, for Onyx naman, Fanny, Masha, and 1-1. Comfort Heroes. Alright, hindi na tinatanggal yung Akai ah. In fairness ah, ino-open na yung Akai ah. For Onyx ah. Eto tinamaan na to ng patch eh no. Tama ba ako guys? Mag-comment nga kayo. Tinamaan na ng patch to eh no. Teka lang ah, parang naglolo ko yung ano natin ah. Tinamaan na ng patch tong ano no, nung laban na to guys. Pa-comment naman dyan mga idol kung tinamaan ng patch. Kaya naman, ang gagawin nila is take out the 1-1. Tapos kukuha sila ng Melissa first pick plus shoutout kay Omayins from Bukidnon pati kay Wahabi yan pati kay Shannon shoutout shoutout kay Progelo Arlon Valentina, one of the okay, so Valentina first right pick. Ayan ang kinuha na yung Melissa, yun Melissa. Melissa, ano ngayon ha? Fryo pick ngayon sa marksman ha? Si 1-1 kasi na nerf. Kung sino lang yung maiista kanya, dun niya lang mabibitaw yung ulti niya. Alright? Pero masakit pa rin naman siguro kasi nadagdagan ata damage. Yung Melissa talaga, tingnan natin. Si Melissa na ba yung pinaka top or Fryo pick ngayon? This is possible Balmon, Akai. Okay. So, kumuha sila ng Balmon kahit may Akai. Diba? Para kahit pa paano may trade. Ibang crowd yung pinatake dito ng side ng Omega. Kung iisipin mo, andami. Last ano to, Saturday. Yan. Shoutout sa mga taga ano dyan, Dubai. Shoutout, share nyo live natin guys ha. Baka naman ma-share yung live natin. New patch na yan, Yololita. Okay, new patch na to. Tingnan natin. Marami pa akong di alam kung anong malakas ngayon. So, magandang manood talaga dito. Kasi mamaya, mag-RG kami. So, nakakita ko ng mga ibang hero na ginagamit. Shoutout kay Carl, maraming salamat sa 75 stars. Shoutout kay Kyrie Salam. Di muna ako masyado magkukulit guys ha. Kasi wala pa akong tulog. Baka mategi tayo. Focus lang tayo. Esme. Okay. Bakit nga ba mawawala si Esme? Hindi naman nerf. Diba? So pag Esme, matik na yan. Ang tatanggalin nila dito, D-Rot. Ngayon ba yan? Last ano to? Review to idol. Shoutout kay Jules Celesa. Shoutout kay Dennis Chavez. Maraming salamat sa star. Shoutout kay Mike Mendoza. Shoutout, share nyo live natin guys. Basta nag-email, pwede nyo i-share yan sa mga timeline nyo. Make it public and sa mga groups. Alright, and don't forget to follow me guys. I-like nyo na rin ang ating stream. Kung kayo ay natutuwa, kung di naman kayo natutuwa, mag-angry kayo. Diba? Pero pangit naman yun. Boss, ano masabi mo sa nangyari kay Dilar sa Indo? Uwi na siya dito, bumalik na siya dito. Bumalik na si Dilar dito, huwag na siya doon. No? Kung pwede lang, aso, ang umiipit kasi dyan sa mga bata na yung kontrate. Kontrate yung umiipit dyan eh. Alam mo yun, para silang mapakuna eh. Yun yung mahirap eh. So maganda talaga dyan pagka, yan magandang topic yan ha, magandang topic ha.
na rin ang usually kasi ang mga contract niyan guys, 2 years ganyan, 1 year. Alam ko 2 years eh, 2 years yata. Dapat ano lang sila no, yung contract sana nila by ano siguro. Sabihin na nating 1 to 2 season. Hindi yung matagal masyado, alam mo yun. Dapat ganyan eh. Shoutout sa YP mong si Katrina Iloilo from HK. Salamat po dyan. Shoutout kay Nibram Lopez. Shoutout. Shoutout kay Azir. So, choo! Tanggal D-Rot niya, diba? Pati Yura, tas tinanggal na rin Digi and Atlas. Si Choo. Alright. Binibigay na yung choo ni ano ha. Nung naglaban yung Blacklist, binigay yung choo ni Sensui. Ay, ni ano, ni Rapidot. Ito na yata yung parang ano eh. Si Choo kasi malakas talaga sa ano eh, sa regular season eh. Alright. Medyo papasok na kasi tayo sa playoff. So, si Choo, tingin ko open-open na to. Open or ban? Ganun siguro. I miss you too, Ezien. Shoutout kay Ivan. So, Claude, bakit nga naman di pipick ng Claude? Ang tanong nga lang dyan, pag nagbe-blazing do it, doon makakalapit. Ay, shoutout kay Jana Shera. Yan. Shoutout sa'yo, Kix. Shoutout kay Azir. Oh, re-review natin. Teka lang, ano bang, di ba ang nung Saturday, tatlong laban yata? Tatlong laban yung nangyari. Aha, i-comment nyo na lang dyan. I-comment nyo kung anong gusto nyo isunod, kung Echo TNC ba or RSG Bren. Maganda rin yung ano ha. Ako, gustong-gusto ko pinapanood yung Bren ngayon guys. Sobrang ano sila. Alam mo yan, unpredictable na sila. Lumalakas yung mga player. Okay, pero ito na nga, focus na tayo dito sa game 1 natin kasi magandang laban to. O, ni Kano Omega. Tapos yung lineup ng Omega dito guys, Kiel and Miko. Alright. Ito magandang laban to. Reshare natin guys. Claude ni Kelra. Yan. Ilisan ni Nets. Magandang mashup. Diba? Tingnan natin kung papalag. Lodi, sino pinaka best gold laner sa'yo? Ano, hindi ako magbabago. Simula nang may nagtanong sa akin yung Kelra ako. Wala pa naman ako makikita na ni, kumbaga, yung lalampas kay Kelra. Siguro makakasabay, pero yung lalampas, wala pa ako nakikita. Palagay ko, Bren is back eh. Okay, pero titignan natin sa playoffs kasi baka magbago. Regular season lang to eh. Alright, di natin alam. Baka malay mo, blacklist na naman. Pinapaikot lang tayo ng blacklist. Okay, Melissa. Ay, Nana. Yung ano ah, in fairness dito sa may, ano ah, sa may tawag na ito, sa Onyx, naglalabas sila ng meta. Gusto ko yung ginagawa nila. Shoutout kay Anwar, yan. Shoutout guys, yan. Shoutout kay Paul Jasper. Kahit inaantok na ako, nawawala. Basta nagko-comment kayo, sinishare nyo yung live natin, nanonood kayo. Okay. Para kayong ano eh, rugby. Para kayong rugby. Joke lang, hindi tayo nagra-rugby. Lods, para sa'yo, mas malakas na tandem for OMG. Tito Max, Chakmo, or Kiel, BJ, Miko. Pares lang eh. Pares lang malakas, pero depende pa rin sa ano. Siguro sa meta, mas maraming meta siguro ang ano. Eh, pero si Kiel, hindi mo mababasa si Kiel eh. Hindi mo alam kung anong nilalabas na itong batang to eh. Pabor din kay Kiel yung pag-switch niya sa post-por kasi dati siyang mage. Okay, shoutout sa mga viewers natin, guys. Shoutout kay Juno. Sino best tank? Ayoko ng best tank. Gusto ko post 5. Hindi nagbabago sa akin, Venus pa rin ako. Kasi si Venus kahit... Kailang mamaya na nga natin. Sige, sasagutin ko lang mabilis. Kasi si Venus, alright, yung meta niya, na ano niya pa rin, na-execute niya pa rin na maganda. Okay, pero mamaya na yung mga tanong na yan ha, guys. Tignan muna natin yung game. Focus muna tayo kasi tinitignan ko talaga yung Melissa Claude eh. Kung kaya bang tapatan ng Claude eh. Kung anong discarte ni Kelra dito. Tapos yung Nana rin. Same as Nana. Sa 30, level 4 si Rencho. Maganda dito. Nasa top yung Akai. So walang trade. Bigay. Susubukan nilang patayin si Kelra. Kaso Kelra masyadong mahirap pulihin. Alright. So plaka ang pipiliin dito ni ano, ni Onyx. Paplaka sila. At least siguro ubos or kalahati. Kalahati lang kalahati. Nice blazing duet. Nandito na rin si Kiel. Orange buff. Okay. Sa itong orange buff, pati yung gold coin sa taas. So, imagine the gap
pagdating doon sa ating mga junglers. Ba't ganun yung comment, nagiging kulay ano, iba. And shoutout kay Juno! Shoutout sa'yo, pati kay JMR! Mike, shoutout din sa'yo! Shoutout! Dikit lang guys, dikit lang yung gold ah! Nakakuha naman ng plaka si Onik eh, si Nets eh. Si Nets pala, si Nets tuloy. Lumakas si Nets doon, kahit nakuha yung turtle, wala rin naman namatay sa kanila. Nagkaroon pa siya ng impact doon sa kabilang parte ng mapa. Kumbaga, lumalamang pa nga sa gold, 400 gold lane yun dito yung ano, ano yung Onik. So wala nagka-clash ha, wala nagka-clash ha. Nag-iingat sila pareha, shout kay Nax. Natalasag. Shoutout kay Ans Pasamba. Nag-iingat sila parehas. Level 4 na si Miko. Level 4 na rin naman si Rapidot. Okay, kaso tingnan natin. Yung Nana. Yung Nana. Ano eh. Teka lang ha. Parang wala siyang damage ng early game eh. Nanerf, alam ko na-nerf din yung Nana eh. Late game pa masakit yung Nana. Late game pa masakit yung Nana. So, tingin ko kapos yung damage ng Nana pa sa early. Kaya siguro hindi nagka-clash. No? Wala rin naman masyadong kill potential yung Onik sa early. Siguro kaya hindi sila nag-ano. Kasi ang playstyle ng Onik, gusto nila clash eh, pick up eh. Pero dito hindi sila umaano ha. Mahina kasi yung damage ng Nana sa early. Kaya hindi sila, katulad ng turtle, di rin nila kinontes. Okay, so turtle, tingnan natin, Rapidot. Masyado malayo si Rapidot. Uy, nahook, pwede mag-book. Ngipit na. Malit na yung judge mga kontes. Mahirap, nakita nyo, hindi sila pumapalag guys, hindi pumapalag yung Onik. Wala kasing damage yung Nana. Okay, mamaya pa yan. Siyempre nagnanana rin tayo. Hindi rin naman napupok ni ano eh, ni Prince si kung sino man diyan sa Omega. Okay, tingnan natin. Oh, walang clash oh, walang clash oh. Kasi lamang pagdating sa range, pero pag mauuna sila nagka-clash basta-basta. Mas mauna siya makakapag-bitaw din ng skill. So right now, tingnan natin naman yung kay Ito na siguro yung may pinakamatagal na first blood. Ano kasi guys, ano eh, wala pang damage talaga eh. Hindi pwede magkamali yung Onik eh. Pwede sila mamigay ng turtle dito basta hindi namamatay yung ano gold saka nakaka-farm lang. So lumalamang naman dito. Okay. Ayun na, sumipa na. Tingnan natin. Pak. Oh, naka-flicker pa. Wala lang. Wala talagang damage. Mamaya pa yung Nana na yan. Na-pick off siya. Miko and the others. Okay, Melissa. Uy, kaya lapitan. Wala. Shoutout sa mga viewers natin. Shoutout sa mga pumupuso dyan. Naku, baka naman samahan nyo na ng share yan guys. Tapos i-follow nyo na rin ako. Tapos follow nyo yung YouTube natin guys ha. Sa mga gusto makanood dyan ng ano, ina-highlights din natin. Ina-upload din natin doon. Ay, i-review nga natin yung Robert. Siguro bukas, ito muna unahin natin. Para mas prayo kasi natin yung ano MPL Philippines eh. Susunod natin yan huwag maglala. Wala naman tayo minimiss out dito na ano na laban. Okay, walang clash no, grabe no. Alam mo yon, sobrang patience nila. Usually pag nakita natin yung conceal na ganun, may player na malapit, automatic tower dive, pero hindi ganun. Wala pa si Nana eh. Para sa mga players natin. Mamaya pa yun si Nana. Okay. Tingnan na, Ren. Ito na naman sa turtle. Okay, Esme. Si Ryota pala yung XP, no? Tamang pool. Dapat maipit niya, ano, ni... Kaso, di, gagayain din niya. Sino kaya ginaya ni, ano? Ni Kiel. Akay kaya ginaya niya? O, akay nga. Ayun yung pinaka, ano, magandang gayahin. Para pag umipit si Akay, iipit lang din siya. Kakounter rin niya lang din. Ayan na, iipit. Parehas lang. Hindi pa. Na-reset yung turtle. Grabe si Kaylor, grabe talaga mag-load, no? Ba't may Nana? Meta nila. Alam ko na nerf kasi si Nana. Uy, nice. Tatlong turtle yun, ha? Ayan na, Beyblade! Late game pa yan, Nana, guys. Parang ano na siya ngayon, eh. Basta, nagnanana kasi ako, eh. Kaya alam ko yung ano, eh. Alam ko yung damage ng Nana. Hindi siya masakit sa early. Beyblade dance para sa ating dalawang Beyblade.
at that time. And actually, shoutout sa'yo, Harleen. Yung MSP niya is the same concept ng usual ginagawa. Juicy Legend review? So, ano ba magandang panoorin sa Juicy, guys? But we have to commend the control. Nanunood ako ng Juicy kaso pasensya na. Players na agad ng side ng Omega ang merong dominance eyes. Sa side naman ng Onyx ay papunta pa lang doon sa anti-healing na kailangan. Hindi ko alam kung anong magandang laban sa Juicy pero marami malakas dyan. Omega na maging aggressive anytime soon dahil may EHS na rin si Kendra. Kumbaga kulang na lang dito ay golden. Sorry, nagmura ako. 8 minutes walang clash, grabe. Sobrang ingat, sobrang skilly. Ano, ito yung pinaka-game na ano ha, skill lang talaga. Si Rapid Dude. Once again. 500 lang yung lamang, tatlong turtle. Oh my god. Ang pinakaunang teammate na magaganap at tingnan mo yung ginagawa ng bunyi. Walang nagka-clash eh, no. Sobrang ingat nila, grabe yung laruan nila. Ucha, pag tayo nag-RG, 30 seconds, 1 minute pa lang nagkaka-invade na, suntukan na doon, no? Shoutout kay Renjan Claveria. Ayan, tingnan natin. Ilan na ba yung ano ni Prince? Okay. Yung pinaka-damage kasi ni Onyx dito. Same lang. Pares lang sila. Marksman and Phosphor. Yung pinaka-damage dito ng both team. Tignan na lang natin kung sino maraming item. Saka mas masakit sa clash. Mukhang aabot pa nga ng unang Lord. Lumabas na si Lord. Wala pa rin. Ang tagal nga. Oh my god. Lord na. Wala pa rin. Hindi, dito magkakano na yan. Pucha, Lord yan eh. Ano ba? Lord yan eh. Wala talaga masyado. Contest yan. Ang tanong lang dyan, sino magmamatapang na ano dyan? sino magmamatapang dyan na mag-initiate? Diba? The pacifist game is real. Happy birthday sa kapatid mong si Faye Balista. Yan, happy birthday. Pakain ka na, Faye. Hindi natuloy yung laro ka mo kasi may bagyo, guys. Pucha. Siyempre, uunahin ba naman ng ano? Ni Munton yung laro niya kaysa sa ano ng mga bata, diba? Ay, ng mga ano player. Nasa meta ba si Predrin? Ah, hindi naman siguro nasa meta. Pero makunat kasi siya. Makunat na may damage. So, pwede rin siya. Pwede, pero feeling ko hindi siya yung pinaka-prayo. Hindi siya yung pinaka-prayo. Okay. Maganda lang din kay Predrin kasi meron din siyang CC. Ma-secure yung Lord bago tayo magka-first blood. Yun, yun yung maganda sa kanya. Mamamatayin na si Rapid Dutton. But a well-timed flicker. O, Sholo, tigilan mo na ako sa CFB. Shout kay Kenneth at Jensa. Hindi na kita ano yun. Friend na tayo eh. Pag friend na, hindi na pwedeng attack. Okay. Napakaganda ng Lord Pool kasi kanina kaya din ang ina 11 minutes walang clash. Parang gago lang eh, no? De ano lang talaga kasi guys, katulad nga ng sinabi ko, damage kasi. Sa damage kasi nagkakatalo. Ayan, ngayon, feeling ko may item na to si Prince. Kaya niya nang mang one hit dito siguro. Especially yung malambot. Si Kelra siguro pag nabudo. No, kaso ang mahirap lang for the lineup of Onyx. Meron kasi tagasalo ng ano, ng Molina. Yung Molina isa lang naman namumulina diyan, nabubudo eh. No. O yan oh, lumalim patay agad. 'Di ba? Yun yung pinaka downside ng ano. Pag nanakalaban nyo, isa lang tagasalo. All right. Okay na 'yon. Ay, nakikita natin ha, medyo natitibag na yung ano nila ha. Yung Akay ha. Piling ko nabasa na yung Akay na ito eh. Kaya ganito yung ano. Uy, ipit! Ang ganda! Tatlo! Uy! Kaso! Kapos, patay si Nitz. Isipin mo, hindi makalapit sa kanya yung kalaban pero naikutan siya. Napaligira na siya, guys! Sumuko ka na! Shoutout kay Darwin. Okay. Nakuha yung Lord. Ayun, oh, grabe. 12 minutes bago nagkaroon ng clash. Grabe. Matutuloy pa yung laro ng Blacklist at Tego. Matutuloy yun. Maganda lang. Wicked. No.
kill score after the first lord of the game. Barangay ang sarap manood ah. Game 1 pa lang to, no? Game 1 pa lang to. Pinot talaga na mag-engage kasi napitigilan sa ni Nico. So, yung skills pa lang ng Ruby. Lumamang na ng 4K. Okay lang. Kaya pa naman nila i-dip yan. Siyempre, Onyx to, no? Magpapapass game ba sila? Automatically, naging 4.6K ang kalamangan. 8.9K gold ngayon. Okay, tingin ko nagbabago na naman yung meta, guys. Nagbabago na naman ang meta. Play, hindi pa playoffs kasi mayroon pa silang ano eh, may laban pa yung laban dapat ng linggo, hindi natuloy, di ba? So hindi ko alam, pero laglag ng ano, sad to say, laglag na ang TNC and NXP. Okay, hindi na tayo makakita ng NXP, pero okay lang. Siguro naman natuto na sila. At babawi. Kailangan nilang bumawi lang ng bumawi. OMG, no, nakakatakot talaga yung OMG sa ano. Pag mga medyo patapos na yung ano, yung tawag nito, regular pati playoffs. Parang doon sila nagiging super saiyan ano. Shoutout kay Jordan, maraming salamat si Stars. At masyadong malakas ang Don't Run Wolf. Shoutout kay Ronel sa ano na nanonood to. Ilan siya dun sa combination niya. Tapos nilapagan pa siya ng backcourt, ng buong halfcourt. Boss, since na gumagamit ka ng Nana, pwede po ba gamitin asat? Hindi, ba't mo gagamitin siya asat? Diba? Hindi mo siya gagamitin asat. Mas maganda kay Nana po, score, burst. Kailangan mo siya burst. Ganun na side ng Onyx. Oh my god, okay. Onyx Philippines with their first kill. But rapid. Nakakuha na sila ng kill pero lamang pa rin ng 6k, apat na tower na lang. Ilang lord na 'yon? Ilang lord na? Isa pa lang eh, no? Isa pa lang. Linking skill dito for Melissa. Kailangan lang nila as much as possible madepensa yung mga inhibitor turret nila. No, for Omega, magiging crucial ngayon. Shoutout daw kay Shane Tolentino. Shoutout kay Eko Lima. Maraming salamat sa stars. Maraming salamat sa mga nagsisend ng stars, ha. Thank you very much. Sa pop restarts niyo. Ewan ko sa iyo Penny. Daling kaya kita sa ospital. Feeling ko ay yung sagot sa tanong mo eh, ospital eh. Yung Lord. So shoutout kay Wright Sanchez. And I gotta say kailangan may pumigil ngayon kay Kendra. Ano na item ni Kaelra? Actually, madami pang pingin dito yung mga members ng side ng Onyx. 15 na siya. Ilang item na ba si Kaelra? Or hindi pa? Eto. Tingnan natin kung paano i-co-contest. Tingnan natin kung paano i-co-contest dito ng Onyx. So, 5k. Tingin ko may item naman dito si Simets. Pati si Prince. Ang tanong lang kasi dyan kung makakaburst si Prince. Alright. And kung makaka-preheat dito si Mia, no, si Melissa. Shoutout sa Jolo Martino, maraming salamat sa stars. Thank you very much. Share the live, guys. Kaya hindi siya mababantayan ng todo. Kumbaga yung parang may emperor eye. Nakikita niya kung ano yung mga pwedeng mangyari in the future, pero ito na yun. Shout out kay Rayo. Anong role ko dati sa NXP? Ako yung coach niya. I'm the coach. Season 6. Wala ako sa bootcamp idol. Nasa Bulacan ako. Iba talaga. Feeling ko... Putya, lahat ng hero kaya na itong gamitin na itong batang to. Uy, ang ganda nung patay na. Ang galing ng ano, Omega. Pagka may na-hold, bigyan agad. Wala nang, hindi, may ulti pa. Uy, putya. Hindi nalapitan eh, no? Uy. Nagdikit. Kala ni ano, Kiel, ano maabot niya? Ang hirap lapitan ng ano, ang hirap lapitan ng kung ulti ni... Ang tanong nyo, pag nag-ulti kaya si Melissa, tapos pinasok ng Claude, magpo-fury siya, tatagos kaya siya doon? Fury kaya ang sagot sa ulti ni Melissa? Tingin nyo guys, kaya kayang pumasok, no? Or hindi, baka naman iniisip lang natin. Okay, maganda yung pagkakapul dito. Rap, si Rapid at kailangan niya sipain. Ay, gagi, sumipa agad, maaga. Mga contest. Kaso na po, ipit. Ang ganda ng ano dito. Tingnan natin, patay si Ryzen dito, Talon Ryota, Lord. Wala na, makakuha na ng ano, Onyx. Okay, tingin ko maging hero. Uy, nice low. Uy, Blazing! Ucha, Winchant! Nagamit yung Wind of Danger, pero nandun si Kel DJ for the execution.
niyo. Galing talaga ni Kendra pumasok. Mabuti may follow-up din yan. Ano yung connection doon? Double K connection yun. Diba? Burst ni ano ni Kendra. Yan. Tapos kinies ni Kiel, which is good thing. At least namatay si Nets. Kahit nakuha yung Lord. 20 seconds yung Lord lalabas sa baba. Medyo mahaba. Ay, malayo yung iikutin. Mm-hmm. May flow naman. Ah, ba't ba si Melissa? Aabot yata si Melissa kung hindi ipo-flow. Hindi naabot yata si Melissa. Kasi nagamit na rin ni Kel VJ yung heavy speed sa mid shot. Doon sa team fight na pwede mangyari pero naabot yata. Tumalon. By the way, rapid at meron na immortality kung kanina nag kapal ana boy ana full health pa yung Lord. Ah. This time around pwede na yan mapush. Shoutout kay Aldrin. Oy, maraming salamat sa mga nagsisend ng stars ha. Maraming salamat sa inyo. Guys, teka lang, medyo naka-focus talaga tayo sa ano sa game eh. Okay. Pwede ba kunin si Dilar? Ayun nga yung gusto ko dati si Dilar eh, bago pumasok yung 10. Kala ko nga kukunin nila si Dilar. Okay. Siguro naging iba yung kwento kung si Dilar yung EXP, no? Tingin nyo. Makakadagdag kaya si Dilar para mabus yung ano, yung mga galing ng NXP, no? Dito sa laban na ito. Kumbaga kasi, kung ikaw si Mipo, tapos yung post 5 nila. Pagka ginamit mo yung I'm offended kay Sensui. Iniisip pa natin eh, no? Saan na natin isipin yun? Malay mo sa season 11, nangyari. Isipain si Ryzen, papasok doon sa... Galing ng Onyx, no? Nakita nyo, ito may turning point pa dito, guys. Wala na, ano, nabaliwala yung lamang na, ano, lamang na ilang minutes ba yun? Mga 12 minutes ba o 10 minutes yata lumamang yung Omega, no? May sakit na si Wana, si Nana, guys. Masakit na si Nana. Ito na yung... pag nabudo ka, tapos tinamaan ka ng ulti ng maganda, yari ka talaga. Okay, conceal. Nakita yata ni Rapidot. Masakit na si Prince dito, Super Prince. Masakit siya at the same time, mahirap siya hulihin, no? Kasi pag yung Nana, binurse mo siya, mayroon pa siyang passive. Diba? Makakatakbo siya, immune siya. Tapos sobrang bilis niya. Sobrang hirap niyang pasukin. Uy, naka-ano siya? Naka-blood wings! Grabe, blood wings. Grabe damage niyan. Tapos ang HP niya medyo mataas. Shoutout sa'yo, De La Cruz RB. Shoutout sa mga nagpapasharot dyan, mga idol. Si Baloy. Si Ryzen na hindi siya masipa ulit ng ganon. Oo, pinaka X factor kasi pwede rin siguro. Tapos meron pa Molina. So Super Prince, napaka hindi natin nakikita na super fancy talaga yung kanyang hero dito. Pero siya yung isa sa pinaka malaking factor kung bakit. Grabe, seryo. Hindi siya kaya patay ni ano. Okay, tingnan natin. Uy, medyo lamang yata Onyx dito ah. Kasi dalawa yung na-hold niya, no? Maganda yung good ng ano doon. Okay, crap. Patay ba? Patay. Tanggalin mo lang. Hindi. Ganda ng ulti ni Nets doon. Umabalik pa si Rapid doon. Sobrang maganda yung ginawa ni Ryota doon. In-hold niya yung dalawa, si Kiel and si Rencho. So nag-lord na agad doon yung ano Onyx. Nag-bait lord. Tapos sinusubukan ko Montes ni Omega, kaso tatlo lang sila. Sabay nag-hero bigla si Onyx. So magandang play. Yung SM magpapahirap din siguro kasi talagang napag-away yung mga players. Tawag niyo ito, makunat. Hindi naman siya basta-basta mabiburst dito. Okay, tingnan na rin. Kita ng Omega kung nasaan ang Onyx. Sino bang panalo dito? Hindi ko nga alam kung sino panalo dito, guys. Hindi ko kasi napanood to eh. Okay. Dalawang ano na lang ha? Dalawang tower na lang, guys. Pero na-clear naman yung Lord. Uy, hook. May imo pa, no? Di natanggal yung imo. Isang setup lang na malupit ka, no, kay Migo. No. Immortality dito onto the side of Onyx. Natingin ko ang wala lang immortality dito is Nets.
Nabibisit na rin yung ano, nabibisit na rin yung pumupront sa ano sa Molina. Nabibisit yung pumupront. Shoutout kay Noel Buena. Shoutout kay Alex Duing. Regular season pa lang to, idol. Para dun sa Onyx kasi imagine niyo. Shoutout daw kay Ika. Ng Omega Arts sila naiilang na rin na dupe rin. Kasi yung Molina itself, siya na yung barrier na parang off-limits pagdating dito sa side na to. Even yung ultimate minutes, yun na rin yung off-limits for them. So napakadali na ngayon. Kinukuha na ni Nana yung blue pala. Na mag-set up ng play anytime, even okay. Sensui. Kailangan ng kahit isang tower na lang yung Omega guys ha. Dikit na dikit naman yung gold eh. Yung item, yan. Di na masyado nagmama. Uy! Okay, pero may emo pa ha. Okay pa rin. Okay, patay si Rencho, pero may emo. Tingnan natin dito, ikot! Blazing Do It! Ang sakit! Pucha! Nakita mo yun? Nakapag-nature ba siya doon? Nakapag-winchant ba si Nets? O hindi niya napindot? Or ano? Hindi ko alam. Pwede siya mag-winchant doon eh, no? Hindi ko napansin eh. Nagulat ako sa damage ni ano ni Keldra. Ang sakit. Grabe ka naman talaga. Lord na to, Lord na to. 30 seconds pa siya ni Sinits eh. 20 seconds na lang yung Lord. Uy, kaso nagkaka-teamfight pa yata dito, Rencho. Shoutout kay AJ Gomera. Shoutout kay Yatter, kay Limwell, shoutout sa inyo mga ito. Siya yung live natin. Yung equilibrium in terms of the minion waves doon sa may middle lane, si Renjo naman ay nandoon sa may baba. Kailangan talaga ng laban. Meron chance na baka back. Okay, Rapidot. Kailangan nila pigilan si Rapidot kasi gagawin ni Rapidot, sisipahin niya si Ryzen eh. Sisipahin niya lang si Ryzen na aga. Uy, ganda. Ganda ng hook doon. Pwede mag-hero, pwede mag-hero, pwede mag-hero. Sensui. Okay. Si Rapidot naka-focus lang kaya na to. Naka-focus lang kay Ryzen. Sisipahin niya lang si Ryzen. Para makuha ni Sensui. Walang ibang pinopocus to. Ayan na. O, diba nakita niyo? Sinipa niya talaga. May emo, blazing. Oy, oy. Nakuha pa! Pucha, napakaganda nun. Okay, patay lang din naman si Ryzen dito. Shoutout kay Reg Love Enriquez. Maraming salamat. Sabihin lang natin tumumba man si Ryzen doon. Nagawa niya yung trabaho niya. At ang ginawang trabaho ngayon. Shoutout kay Ambin. Maraming salamat sa mga nag-share ng live natin guys. Baka naman i-share nyo pa yung live. Pati sa mga nag-send ng stars na hindi ko na shoutout. Kung meron man, marami pong salamat sa inyo mga idol. Thank you very much. Don't forget to like and follow yung ano natin guys ha. Yung page pati yung live stream natin. After nun, nagpasipa ulit si Ryzen unknowingly for Onyx na meron palang Kendra na mag-blazing duet sa likod. So yung mga kailangan bantayan ngayon ng Onyx. Pero this time, marapa. Galing nga ni Kendra. Magaling talaga yung si Ba. Anong Kendra? Okay, kinapapansin nyo wala siyang kills pero yung 10 assists, malaking bagay yun. Siya yung taga-bawas talaga, hindi niya iniintay yung kasama niya. Hindi niya maganda kay Kaler, ha? Hindi na nagmamatter ang goat lead considering that both teams are already past the 70k threshold and here comes the Lord in the top side. Talagang mangyayari ito dahil napakatagal. Grabe, 25 minutes, no? Tingnan natin, ito na-depa, pag na-depa to, ewan ko na lang talaga. Sobrang grabe na talaga yung laban na ito. Humok na si ano, humok na si ano. Si Miko. Pero mabilis na cooldown niya late game na eh. Okay, patience lang. Patience lang ano, hindi nagko-commit talaga si ano dito si Omega. Patience lang sila. Hindi nila minamadali. Kasi mahirap din naman talaga pasukin yan. Especially yung Melissa, mag-ulti lang. Okay, may akay pa. May akay pa dito. Itutulak lang sila ng akay. So tingnan natin, may wave sa baba. Sa Onyx Philippines, pero in terms of map control, damang pa rin ang Onyx. Magic Sentry. Okay, tingnan na rin. Asan nga ba yung mga members dito ng side ng Omega? At kung papansinin mo naman ngayon, eh talagang ganito lang eh. Parang chacha lang yung buong okay, shoutout kay Surabilia Mark. Abante, kayo yung atras ha. Then,
ang pinaka patience lang. Lord. Nagantay pa sila ng next Lord. Ilang Lord na to? Tatlo. Tatlong Lord na, no? Tatlong Lord na, pang-apat na. If ever mag-Lord sa tamang oras, umatras sa tamang oras dahil ngayon mas nakaabante ang Omega. So ang labang pala natin ngayon kung sino ang mas magaling na dancer. Tama. Oo. Kumbaga, cha-cha battle para dito sa map control around that Lord area. 20 seconds from now, pang-apat na ata o pang-limang Lord natin to. Shoutout kay Hasnor Fakal na. Pero diba kung mapapansin nyo, yung side na nga Omega, nagpapakita sa, talaga sila ng mga players kanina doon sa may dito para yung defense ng Onyx ay hindi din naka-ready. Papunta doon sa Baylor. Actually, pero kasi yung bantayan dito ko. Kasi kanina pa natin sinasabi kasi bibigyan kaya ganun. And then, maso, na. Pero pwede bigyan, wala pang ano, wala pang imo si Rapidot ah. Magandang i-minus on si Rapidot pag kumulit. Hindi mo alam kung kailan lang yung mga ganong play. O yung mga tira. 28 minutes na di pa namamatay si Prince oh. Ang hirap kasi pasukin sa likod niyan eh. Sinipa ka na, diba? Pero hindi rin naman namamatay si Kiel. Maingat din si Kiel. Pero pag nabudo si Kiel, tapos na ultihan ni Super Prince, patay agad to si Kiel. Magkaroon pa tayo ng Harlem Shake dito sa Lord na to. Okay, ayun na naman. Harlem Shake, medyo 3 years ago pa naman. Pinupull, tamang pull lang, tapang ng Omega dito, no? Siyempre, Rapidot, ganun na naman. Ganun na naman yung mangyari dito. Yan, tama yung ginagawa nila. Umupo ko si Rapidot kay ano, Ryzen eh. Magandang ipok si Ryzen. Ay, si Ryzen, si Rapidot. It's all about the stacks for him. Na kung ano man yung mga possible na gawin dito ng side ng Onyx, okay. Lagi siyang handa dahil meron din naman siyang movements na kahit magbaka. Grabe, ang tagal nilang hinuhold yung Lord. No, uy, yan na, babawas-bawasan lang. Inilang talaga nila si Rapidot, binabawas-bawasan. Okay. Di alam ni Rapidot yung uwi. Wala na siyang buhay. Pag umangat siya, patay agad siya. Uy! Second skill. Okay. Pinaulti lang. Alright, ipit, na-reset. Pabor sa ano to, Omega. Gusto nilang mangyari to, ha. Umipit na. At habang nag-heavy spin, ginagamit niya ba yung first skill niya para reverse down si Rapidot. Rapidot, mapipwersa siya ditong umipit. Grabe, tagal ng laban, no? Grabe. Na-reset na naman yung Lord. Shoutout kay Sejan Aduya. Shoutout sa inyo guys. Shoutout sa mga taga Kidapawan City. Grabe, 37 minutes na yung live natin. Road to 1 hour. Oy! Oy, napupok si ano, Rapidot. Okay, Ryota. Umiyak si Ryota kaya no? Tanggalin mo, sumipa. Sinipa pa, nakita nyo guys kung paano pinopokosa ni Rapidot si ano? Si Ryzen, sinipa pa rin niya, no? Okay, napupok sila eh. Lumalamang sa pok yung Omega guys. Natin. Wala nang sipa si Rapidot. Yan, magandang gina. Uy, tanggalin mo. Wala nang ipit. Yari, patay siya, no? Uy, nag-tipi. Pucha, ay na naman pala si Nex. Hindi ko na naman napapansin, ha. Ay, si Nex, pucha, hindi ko napansin yun. Alam nila, uy! Yun lang. Yun lang, di rin nila nakita bumak. Hindi ko rin nakita. It's game time. Ako na ang tatapos. Hindi na nga nila ang inang laban yon. Nila yung kainan doon sa base. Siguro yung ano Onyx na naka-focus na lang din sila kay Nets na putya backdoor niyan. Ina, ayun pa kaya pala may nagko-comment diyan kanina na si Juno X Umali, Kelra be like taste your own medicine.